Kaugnay po sa matinding init ng panahon, abay humingi po tayo ng payo sa Health Department kung paano tayo makakaiwas sa mga sakit sa mga panahong ito. Nasa linya po ng telepono si Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health. Magandang gabi po, Asec Domingo. Si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Dominic, at magandang gabi sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Asec, ngayong panahon po ng El Nino, ano-ano po ang mga pangunahing sakit na binabantayan po ng DOH at ano po yung mga programang nakalatag para matulungan po yung mga kababayan nating apektado ng iba't ibang karamdaman po, Asec? Yes, Dominic, sa panahon ng El Nino at taginip, meron tayong tatlong kategorya ng mga sakit na binabantayan. Una, yung pinakanababalitaan natin is yung mga heat-related illnesses. Kasama na dyan yung heat stroke, yung heat exhaustion, saka yung mga heat cramps. Ikalawa, yung mga sakit na kaugnay ng pagkain at ng tubig dahil sa init ng panahon, no, nagkakaroon tayo ng mas maraming tubo ng mikrobyo sa tirang pagkain at saka tubig natin na maaaring kontaminado. Tapos ikatlo, yung mga tinatawag na vector-borne diseases, yung mga dengue at saka chikungunya. Binabantay natin lahat yan, Dominic, at tayo nagbibigay lagi ng payo sa ating mga kababayan, lalo na sa sobrang kainitan na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na huwag muna tayong magbilad sa labas. Asec, kapag umabot na po sa 48 degrees Celsius yung init na nararamdaman ng ating katawan, ano po yung mga pwedeng mangyari po? Opo, pagka tayo ay lumampas, no, ng yung pinaka dapat na temperatura ng ating katawan, nagkakaroon tayo ng problema sa thermoregulation. Yan po ang pinakamalaking kalaban natin dyan ay ang tayo matuyuan na yung sinasabi na dehydration. At ang dapat natin gawin palagi is as much as possible, paalisin natin yung init. Kaya sinasabi namin okay yung uminom ng malamig na tubig. Kaya sinasabing dahan-dahan ay para huwag mabilaukan. Tapos ikalawa, kung tutuusin, dapat pinipili talaga natin yung aktibidades natin sa kasuotin natin. Huwag tayong gumawa ng mabigat kapag alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating damit dapat light-colored and cotton para nakakahinga ang balat. Asec, para po doon sa mga nakakaranas po ng heat stroke, ano po yung mga dapat gawin po, mga do's and don'ts po na dapat gawin ng ating mga kababayan? Yes, ang first aid natin para sa heat stroke, una sa lahat, ilayo natin sa init, ipasok natin sa silong, no, sa lilim, ang isang pasyente na nakakitaan natin ng heat stroke. Ano bang makikita natin? Sa mga taong may heat stroke, nawawalan na ng malay o kaya nalilito dahil sa pagkatayo ng kanilang katawan ay ang dugo ay nababawasan papunta sa utak. Kapag sila ay nalayo na sa init, tumawag kagad ng saklolo habang tinutuloy natin ang mga unang lunas. Kasama na ang kung gising, pwedeng bigyan ng malimbig na tubig pa konti-konti. Kung hindi naman, ay ihiga ng maayos, luwangan ng mga damit. Kung makapal, alisin muna ang damit at lagyan ng mga basa na tuwalya para maibsan ang init, ang paligid ng katawan. Pwede rin malagay ng yelo na kabalot sa mga bimpo at ilagay sa kilikili at sa maliig para tayo nagpapababa ng lagnat. At kapag inaatake na po ng heat stroke, Asec, di ba, hindi na po dapat bigyan ng tubig yung pasyente? Yes, only ang tubig, Dominic, ay binibigay lamang kapag gising ang pasyente. Kapag ang pasyente ay walang malay, huwag mo natin bibigyan ng tubig, baka humabilaukan, baka pumunta sa baga. Importante ho na tayo ay tumawag na ng tulong para ang mga first responders na merong equipment, merong tamang mga tubo, mga swero ay pwedeng dumating at tumulong. Panghuli na lang po, Asec, ano po ang pwede nating ipayo sa mga residente ng mga lugar na mataas po yung heat index, lalo na po sa mga may edad na at yung may mga comorbidities, Asec? Opo, Dominic, no, sa lahat ng mga lugar na mataas ang heat index, una, may binanggit nyo, no, tayo makinig sa pag-asa kapag sinabi nilang heat index ay dangerous or extreme danger, yan po yung mga mag-iingat na tayo. Piliin po natin ang aktibidades natin. Alam po namin sa kagawaran ng kalusugan na may mga trabaho na kailangan talaga na sa labas tulad ng construction, yung mga traffic aid, ganyan po. Ngunit sa ganitong panahon, dapat may mga pahinga. Every hour, meron mga 10 minutes sa pahinga at laging merong malinis sa tubig na mas maganda kung malamig para pwedeng maibsan ang init. Ituloy lang po natin ang aktibidades basta tayo po ay aware sa ating ginagawa at nag-iingat palagi. Alright, maraming salamat po, Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Magandang gabi po, sir.